Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Quezon. Ito po ang kwento. Habang nakaposte kami sa aming station noon sa Aurora, eh bigla na lamang tumawag sa radyo ang aming hepe. Pinababalik agad kami sa aming station. Mukhang may urgent. Iniwanan muna namin ang iba naming body. At bilang isa sa mga senior officer ng himpila ng pulis sa lugar na yun, ay bumalik agad kami sa station. Mabilis lang ang meeting. Pero kagaya ng nabanggit ko kanina, ito ay urgent. Naglabas ng memorandum mula sa headquarters patungkol sa isang nilalang na isinama ito bilang isa sa top 10 most wanted sa Pilipinas nung panahon na yun. At napag-alaman sa aming intel na nasa gawing area daw namin ang subject at itinuturing na armed and dangerous. Mahigit na akong 10 taon sa serbisyo at hindi na bago sa akin ang mga ganitong balita. At nung panahon na yun, eh madalas sa lugar namin ang takbuhan ng mga nagtatago sa batas. Ito yung panahon na nasasakop pa kasi ang Aurora ng probinsya ng Quezon. At kadalasan, yung mga pugante o mga kriminal o yung mga taong labas eh sa lugar namin madalas dumadaan patungo ng Quezon o balikan. Hindi na bago sa akin ang ganitong sitwasyon. Dahil nung nakaraang linggo lamang, ay nag-serve din kami ng warrant. Yung taong pinag-serve namin nun, ay napakatapang. Nagwawala. Gustong manlaban. Pinagmumura kami. Muntik pang maisan yung tropa. Siya yung body ko dito. Kung kaya't nabigwasan at nasikmurahan namin. Pagkasakay sa mobil, ayun, umatungal, nag-iiyak, yung matapang na, yung matapang na maton kanina, eh parang bata na umaatungal ngayon. Halos maghalo na ang luha at uhog sa kakaiyak. Kala ko pa naman talaga, matapang. Karamihan yan ganyan. Matapang pag wala pa yung pulis. Pero pagkaharap na, tumitiklop din. Na akala mo, maamong tupa. Pero syempre, meron din talagang pumapalag. Meron talagang hindi nagpapahuli ng buhay. Kagaya nung nakaraang taon, medyo masukal yung lugar nung pinunta namin. Maputik at halos walang katao-tao. Hindi na umuubra yung sasakyan ng pulis dahil sa sobrang putik ng lugar at panigurado mababalaho lamang ito. Nilakad na namin habang bit-bit ang warrant. Nang may namataan kaming bahay sa may tabing bukid. Apat kami nun at ako ang nangunguna. Nang bigla na lamang kaming salubungin ng putok ng baril. Pulasan kaming apat. At dinive ko yung putikan. Tandang-tanda ko pa yung lasa nito. Nang buong buo akong napasalampak sa putik. Mabuti na lamang at walang galos ang mga kasama ko. Di bali na ako. Nasa bingit kami ng panganib ng mga sandaling yun. Pero nung makita ako ng body ko na nahilamusan ng putik
ay halos mapabuga ito sa pagtawa. Kaagad ay nagpagulong-gulong ako sa putikan. Hindi upang maglublob, ngunit upang makapihit ng mabilis dahil panigurado, tatakbo na yung huhulihin namin. Nakipagpalitan ng putok ang mga kasamahan ko, habang ako naman ay gumagapang paabante. At hindi nga ako nagkamali. Pagkasilip ko ay umarangkada na ng takbo yung lalaking huhulihin namin. Pagkakita ko nun, walang pag-aalin lang na tumayo ako at tinakbo ko yung tumatakas. Sunod-sunod na putok pa rin ang pinakawalan ng mga kasama ko. Ngunit patuloy lang sa pagtakbo yung lalaki. Hanggang sa matamaan ito. At kalaunan ay tumumba. Ngunit nagpapatok pa yung lalaki at kamuntikan na ako. Kung kaya't napadapa na naman ako. Hanggang sa hindi na makaganti ng putok yung lalaki. Parang naubusan na ito ng bala. Pagkatingin ko, ay gumagapang na lamang ito na parang hinahatak ang kanyang hita. Ngunit nagpupumilit pa din itong makatakas. Hanggang sa masukol na namin ito. Malala ang tama nito sa hita. Kalaboso ang inabot ng lalaki. Pagkaposas, ay kaagad namin itong isinakay sa mobil at dinala sa pinakamalapit na paggamutan. Bagamat masukal at mahirap puntahan, mas maigi na rin yung ganito. Dahil halos walang ibang tao. Para kung magkaputukan man, kagaya nun, walang ibang madadamay. Pagkabalik namin sa station, bilib na bilib sa akin yung mga body ko. Madalas kasi sa mga ganyang sitwasyon, lagi akong pinapasama ni Hepe. Tapang mo kanina, buddy, ah. Parang hindi ka natatakot sa bala. Sabi pa ng isa kong kasamahan. Sa mga operations namin, madalas yan. At hindi lang nila alam, may bit-bit akong protection. Tangan ko ang sagradong medalyon ng San Benito. Alaga sa konsagra at sa dasal yan. Sakripisyado at nadebosyonan ko ng 7 unang biyernes ng bawat buwan. Kagano na lang din kalakas ang loob ko dahil alam kong may pananggal lang ako. Wala akong pinagsasabihan nun, lalo na sa mga kasama namin sa pulisya. Kung kaya't hindi na ako nabahala tungkol sa pinamiting ni Hepe. Ayon sa memo na mula sa headquarters, ang taong ito raw ay tinaguri ang most wanted sa aming rehiyon. Mga sumunod na araw, nakatanggap kami ng impormasyon patungkol sa kinaroroonan ng taong aming pinaghahanap. Nagkasa ng operation si Hepe para sa ikadadakip ng kriminal na to. At dahil nataon yun sa aking annual leave, ay hindi muna ako pinasama sa operations niyo. Ayon sa nasabing impormasyon, ay napakailap daw ng tao na yun. Malapalos. At bukod dun, ay mahirap matsyempohan. Malaking palaisipan pa sa amin, kung paano nalusutan ang mga checkpoint ng mga sundalo noong mga panahon yun. Dahil noong panahon yun, kasalukuyang nasa ilalim pa ng martial law ang buong kapuluan. Isang umaga, nagulantang na lamang kami sa balita dahil dalawa sa aming kasamahang pulis ang napatay matapos itong mag-serve ng warrant. Buti na lamang at nakatakas yung isa lula ng mobil. Gulat na gulat kami. Nalungkot at nakaramdam ng matinding galit. Dahil dun ay nagbuo muli ng Operation Sepe para sa tao na yun. Pero sa pagkakataong ito, ay isinama na ako.
Yung naunang operasyon ay nasa 3 katao lang ang ipinadala. Ngayon ay 5 na kami. At nang mai-report ang nangyari sa headquarters, ay naglabas muli ng memo at diniklara ng shoot to kill ang nasabing kriminal. Bukod doon ay naglabas pa ng pabuya ang gobyerno kung sino ang makakapagturo sa tao na yun. Hindi naging madali ang pagkuha ng impormasyon sa kinaroroonan ng aming hinuhuli. Nagkaroon pa ng ugong-ugong na ang tinutugis naming tao ay kasapi din daw ng mga rebelde. Nagsagawa ang aming rehiyon ng manhunt. Nagsama ang pulis at sundalo sa paggalugad sa Aurora hanggang sa umaabot pa ito ng Quezon. Isang araw ay nakatanggap kami ng tip patungkol sa kinaroroonan ng aming subject. Nang masuri ang impormasyon na yun at pati na rin ang lugar, ay kinasa agad ang operation. Tinungo namin ang isa sa bulubunduking bahagi ng boundary ng Quezon at Aurora. Pagkadating sa area, ay nagbanman muna kami. Naghahanap ng pagkakakilanlan ng aming subject. Subalit tila napakailap ng aming hinahanap. Hanggang sa abutin na kami ng hapon. Ayon sa impormasyon, dito daw sa lugar na to, makailang beses namataan na dumadaan ang aming subject. Mangilan-ngilan lamang ang dumadaan sa lugar. At pakiwari namin, natunogan na kami ng subject. Ngunit nagpatuloy lamang kami. Nag-aabang. Nagmamatsyag. Hanggang sa may namataan akong isang lalaking pangkaraniwan lamang ang kilos. Pangkaraniwan lamang ang taas at hindi kalakihan ang katawan. Pagkakita ko pa lamang sa lalaki, iba na agad ang pakiramdam ko. Kaagad akong sumenyas. Kasama namin ang aming police asset at pasimple din itong lumakad. At pasimple ding pinostihan ang aming subject para makumpirma kung yun na nga ang aming tinutugis. Maya-maya pa ay sumenyas yung asset. Kumpirmado. Siya yung subject. Kaagad ko nang binunot ang hawak kong baril. Nakahanda na sa pwedeng mangyari. Inantay lang namin na makalis yung asset. At saka na namin pinaputukan. Laking gulat ko na hindi man lamang bumaon ng bala sa kanya. Kung kaya't tumayo na ako sa aking pwesto, bitbit ang baril at itinutok ang baril sa subject at sunod-sunod na pinaputukan. Nagsisunura na rin ang mga kasama ko. Nang biglang makatakbo yung subject at sa isang iglap, ay bigla itong nawala sa aking harapan. Kung kaya't napatigil ako bigla. Nang bigla na lamang nagsisisigaw ang mga kasamahan kong pulis na nasa likuran. Pagkalingon ko ay kitang-kita ako na hawak-hawak na nung taong tinutugis namin ang isa kong kasamahan mula sa likuran. Hawak-hawak ito sa leeg. At walang kaabog-abog na ginilitan niya ito sa liig. Gamit lamang ang kamay. Doon ko pa lamang napagtanto na hindi ito pangkaraniwang nilalang. Napatakbo na ang isa kong kasamahan. Dahil dalawa agad sa aming kasamahan ang nalaslasan ng liig. At sa isang iglap, ay bigla itong lumipat ng pwesto. Sunod-sunod na putok muli ang pinakawalan ng aking mga kasama. Ngunit tila hindi ito tumatama sa lalaki. At kung tumama man, parang hindi bumabaon dun sa nilalang na yun. Napakatalim ng tingin nito sa akin. At maya-maya ay lumusob
kasabay naman nun ay ang pag-init ng medalyong suot ko. Sa gitna ng paglusob nito, tila bigla itong umiwas at nag-iba ng direksyon. Sa puntong yun ay alam ko na na mayroon talagang kakaibang taglay ang kinakaharap namin. Kung kaya't ang ginawa ko ay inilubog ko kagad ang aking baril sa putikan. At pagkaharap ko muli, ay wala na ang lalaking tinutugis namin. Bigla na lamang itong nawala at naglaho sa kakahuyan. Nalagasan kami ng dalawang kasamahan nung engkwentro na yun. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ng aking kasama. Maging ako'y nakaramdam ng takot para sa aking mga kasamahan. Ito ang unang pagkakataon na nakainkwentro ako ng ganitong nilalang. Ngunit pasalamat din talaga sa tangan ko na marahil ay kung wala ang sagradong medalyong suot ko, ay maaring kasama ko na napatay. Pagbalik sa station, ay inireport namin ito kay Hepe. Kinausap ako ng masinsina ni Hepe at tinanong kong anong kalokohan ang pinagsasabi namin. Hindi naniniwala si Hepe. Subalit kaming lahat sa operation, kami ang nakakita ng buong pangyayari. Alam kong malaki ang tiwala sa amin ni Hepe at naniniwala siya sa amin. Subalit, hindi raw namin ito maaaring i-report ng ganun dahil tiyak maki-question kami ng headquarters. At kung paano namin yung patutunayan ay magiging isang malaking problema pa. At dahil dun, baka ma-relieve kaming lahat. Nagpatuloy lang kami sa paggalap ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kriminal na yun. At halos gabi-gabi ay binabangungot ako ng tagpong yun. Pabalik-balik yun sa aking isipan. Lalo nang mga kasamahan kong nasawi. At yung mga matang nanlilisik na yun mula sa nilalang na yun. Hanggang sa isang araw, ay nakatanggap muli kami ng impormasyon patungkol sa kinaroroonan ng aming hinahanap. Bagamat may takot na, eh walang magawa ang mga kasama ko kung hindi sumunod sa utos. Sa akin, ang nais ko ay hustisya para sa mga kasamahan kong nagbuwis ng buhay. At hustisya para sa kasalanang ginawa ng nilalang nato. Pero sa pagkakataong ito, ay nag-request kami ng reinforcement mula sa army. Inaprubahan naman yun ni Hepe. Sumunod na araw ay dumating ang aming reinforcement. At ang isa doon ay si Kuya Jun, isang veteranong sundalo. Matagal na siya sa serbisyo at kabisado niya din yung lugar. Ayon kay Hepe, ay nirequest niya raw talaga si Kuya Jun na maging kasama namin. Kung titingnan mo si Kuya Jun, ay parang joker ito. Palakwento, palabiro, pero kita sa malaking pilat sa kanyang muka ang hirap na kanyang pinagdaanan. Habang nasa sasakyan kami papunta sa area, ay naglabas pa ng baon si Kuya Jun. Oh, eh kain muna kayo. Baka gutumin kayo mamaya. Wika pa ni Kuya Jun. Pagkatingin ko, eh wala itong ulam, kundi kanin lamang. Kung kaya't napangiti na lamang ako. Naalala ko nung sa training namin dati. Ganyan din kami. Kanin lang sa katubig. Para lang malamanan yung tiyan. Di ba alin ang walang ulam? Habang nasa biyahe, ay binulungan ako ni Kuya Jun. Balita ko, mukhang kakaiba raw yung kakalabanin natin ngayon.
bungad ni Kuya Jun. Oo nga eh. Naniniwala ka ba sa anting-anting? Tanong ko kay Kuya Jun. Napangisi naman yung isa pang sundalo na nakadinig sa tanong ko. Sabay hawak sa kanyang armalite na parang sinasabing walang sasantuin yung kanyang baril kahit pa anting-anting yan. Tumango naman si Kuya Jun bilang sagot sa tanong ko at nagpatuloy sa pagkain. Nang makarating kami sa lugar na sinasabing naroroon nga daw ang aming subject, ay agad na kaming pumesto. Hindi na kami nag-akse ng panahon pa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pinagtataguan ng taong tinutugis namin ay liblib na bulubundukin. Hindi na rin ito kayang tahakin pa ng sasakyan kung kaya't naglakad na kami. Ako ang nauuna sa amin. At nang maituro na sa amin yung eksaktong kinaroroonan ng subject, ay nagmanman muli kami. Nang masiguro kong nag-iisa lang ang tutugisin namin, ipinaiwanan ko na lamang ang mga kasamahan ko dahil baka magaya lang sila sa mga kasamahan ko nung nakaraan. At isa pa, tiwala ako sa tangan ko. Ngunit nagpumilit ang mga to, lalo na si Kuya Jun. Nung makalapit na kami sa area, pinaantabay ko na lamang sila na kung sakasakaling kailanganin ko ang resbak, inaririan lang sila. Samantalang, ako ay nagpatuloy lang sa paglalakad. Habang papalapit, inararamdaman ko ang paunti-unting pag-init ng aking medalyon. Payuwatig ng nakaambang panganib. Nang sa isang iglap, biglang lumitaw sa aking harapan ang lalaki na yun. Matalimang titig nito at tangkang lulusob sa akin. Subalit papalapit pa lamang ito ay tila may pumigil na rito na kakaibang puwersa. Kitang kita ko ang pagngalit ng mukha nito, ngunit hindi ito makalusob sa akin kung kaya sunod-sunod ko itong pinaputukan. Ngunit tila parang papel lang na iwinasiwas ang mga bala na parang dumapo lamang sa kanyang balat. Sinadya kong gawin yun upang painan ang lalaki at inaasahan ko niyon. Kaagad kong inilubog ang dulo ng armlight na hawak ko sa putikan at muling itinutok ang baril sa kanya. At sunod-sunod kong kinalapit ang gatilyo. Halos ubusin ko ang magasin sa pagpapaputok sa kanya. Halos nagkikisa yung tao na yun. Ngunit ni isang dugo ay wala akong nakitang pumatak. Hindi ito tinalaban ng bala sa kabila ng pagtubog ko sa putik. Muli ay pinaputokan ko ito. Ngunit wala pa rin. Tila naging mas maras pa ang lalaking yun. Ngunit sa bawat tangka na itong pag-atake, ay napapahinto ito. Tinangka din itong magpuputok ng baril. Subalit hindi na ito naituloy. Ramdam na ramdam ko ang init ng medalyong suot ko. Nang bigla na lamang nawala sa aking harapan ang lalaking yun. Bigla ko namang narinig si Kuya Jun na nagsisigaw dahil yung kasama niyang sundalo ang biglang inatake ng lalaki. Sa isang iglap ay nakarating doon ang aking kalaban. Buti na lamang at nakahanda ang mga kasama ko sa pag-ataking yun. At dinumog nila yung kriminal bago pa nito magilitan ng leeg yung sundalo. Buti na lamang at napigilan nila. Subalit kitang kita ko kung paano maibuwal ng isang lalaki na yun ang tatlong pulis
at 2 sundalo. Nagpambuno sila. Isang tao laban sa 5 at nagtalsikan yung 5. Nagawa namang makaalpas ng 1 sundalo mula sa pagkakasakal ng kriminal. At sa 1 iglap ay bigla na namang nawala yung lalaki. Kabal. Tangan niya ang kabal. Pabulong na sabi ni Kuya Jun. Kaya nga, kahit nilubog ko na sa putik yung baril, wala pa ding epekto. Sabi ko pa, sa 1 iglap ay muling umatake yung nilalang. Tinangka muli ako nitong atakihin. Subalit sa tuwing gagawin niya yun, parang may kakaibang puwersa ang pumipigil sa kanya at natitigilan siya. Ni kahit suntok ay hindi niya ito magawa. Hindi ito tatama sa akin at naiiwasan ko madalas. Hanggang sa makahawak muli ito ng baril at itutok sa akin. Sa pagkakataong ito ay nakalabit niya ang gatilyo. Ngunit hindi ito pumutok. Dahil dun ay natigilan kami pare-parehas. Hanggang sa may ilabas mula sa kanyang patig si Kuya Jun. Inilabas niya ang naka-plastic na kanin na baon-baon niya kanina. Dumakot siya rito at hinilamos yung kanin sa dulo ng kanyang baril. Lagyan mo yung baril mo! Sabi pa nito sa akin. Kung kaya't yun din ang ginawa ko. Nang bigla na namang umatake yung lalaki. Ngunit bago pa ito makalapit, ay pinaputokan ko na ito muli. Ngunit napakabilis ng kilos nito. Halos hindi ko maabutan. Nang bigla na lamang may tumalsik na mga dugo mula rito nang madaplisan ito sa bandang balikat. Nagsisisigaw ito. Parang napinsala ng husto. Napatakbo yung lalaki palayo. Nakagad naman naming sinundan ni Kuya Jun. Mabilis pa rin ang takbo nito kahit may tama na. Sumugod na din ang iba ko pang mga kasamahan nang marinig na nasaktan yung lalaki. Hanggang sa nakita na lamang namin na nakahandusa yung lalaki sa may kakahuyan at naliligo na ito sa sarili nitong dugo makalipas ang halos kalahating oras na paghahanap. Nakahandusay lang ito sa kakahuyan at nag-aagaw buhay. Nang aming muling siya sa atin, meron niya itong hawak-hawak sa kamay nito. Parang puting bagay na parang isang pangil hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Pagkakita nun ni Kuya Jun, bigla siya nagsalita. Sabi ko na nga ba eh, tangan ng lalaking to, ang pangil ng kidlat. Pagkarinig ko nun ay nagulat ako. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yun. Pero ginamit niya to sa kaliwa. Yun yung dahilan kung bakit nilagyan ko ng kanin ang duluhan ng baril. Dahil yun ang pangontra sa kabal. Mataas na uri ng kabal ang kanyang nilalaman. Yun yung bigla siyang nawawala at nakakalipat sa 1 lugar kaagad-agad. Isihan sa mga kakayahan ng kabal. Ngunit mataas na antas ang kanyang nalalaman. Kung paano napagana yun? Yun ang hindi natin alam. Sabi pa ni Kuya Jun. Wala pa pala. Sorry. Hanggat hawak niya ang pangil ng kidlat na yun, hindi yun titigil sa pagdurugo. Kahit madaplisan lamang siya. Mahusay din ang inyong sanbinito. Lagi mo yung aalagaan. Kagaya ng pag-aalaga niya sa iyo ngayon. Sabi pa ni Kuya Jun.
napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating subscribers, mga silent listeners, mga OFW listeners. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday si Boss Leo Alcantara last April 18. Boss, happy birthday! More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, boss. And shoutout din po sa Abamo and Cortez family dyan po sa Angeles City. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Felicidad Layo. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badang Tupol, Weste. Kay Boss Joslito Tormon. Kay Peso Marcon Jr. Kay Emmy Ceballos. Kay Mr. and Mrs. Rio Ang Rema Bato Marcon. Ang shoutout kong ito ay mula po kay Boss Rex Besite. Shoutout po sa boss. Kay Ma'am Agnes Jimenez, ma'am, shoutout po. Kay Boss James Cliane, shoutout sa iyo. Maraming maraming salamat po. Shoutout po kay Boss De Jesus Ruben Goma. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Juan Luna Chavez dyan po sa Davao City. Shoutout po sa inyo, sa mga taga Davao. Shoutout din po kay Ma'am Bella Rogers dyan po sa New York. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Mariam Ajlan and sa family niyo po dyan sa Barin. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Ferolino family dyan po sa may Imelda, Mondragon, Northern Samar. Shoutout po sa inyo. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Jamir Ferolino. Shoutout din po kay Real Share Mix Coin. Shoutout po, ito po yung channel niya, Real Share Mix Coin. May time po ka, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Narcisa Albonia. Shoutout po kay Ma'am Arian Dizon. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jesus Gonzalez Lacson. Kay Ma'am Maya Flores, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ryan Pareha. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Shena Espinosa. Shoutout po. Kay Boss Rex Besite. Shoutout po. Diyan po sa Sitio Badyang Tupol. Shoutout din po sa wife po ni Boss Rex. Shoutout po dyan sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bayet Ako Narakista. Shoutout po sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po kayo sa channel niya. Bayet Ako Narakista. Shoutout po kay Boss Jojo Renato Alcantara aka Bahaw at Mostok. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ryan Perea. Shoutout din po kay Ma'am Beng and Sir Ronnie Cachillar dyan po sa Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Lito Estoque. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Liay Estoque. Shoutout po sa inyo. Magtanim Vlogs, shoutout sa iyo boss. May time po kayo, bisita na po siya na Magtanim Vlogs. Shoutout po sa Besa and Peñolbo family at sa Sigma Alpha Epsilon Sorority from Ma'am Arlene Besa. Shoutout po sa inyo. Boss Sandy TV, shoutout po. May time po kayo, bisita na po siya na Sandy TV po. Shoutout din po sa Poor Channel. May time po kayo, bisita na po sa channel po, Poor Channel po. Shoutout din po kay Ma'am April Albania, shoutout po. Shoutout po kay Boss Marlon Paro, kay Foreman Peter, Lance, Brian at Fer. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Juvelin Jadia, shoutout po. And shoutout din po kay Boss Edilberto Cañete, shoutout po. Kay Boss Roldan Plana, shoutout po. Kay Boss Rubilin Durian, shoutout po.
Shoutout din po kay Boss King Froisky Vlog. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Edward Oropesa. Kay Boss Nance B. Molino, shoutout po. Ma'am Maria Fe Horikiri, shoutout po dyan sa Japan. Shoutout din po kay Ma'am Veronica Lino. Shoutout din po sa wife po ni Boss Bobby Gonzales. Si Ma'am Melsa Padilla, shoutout po. Kay Boss Jans Brusola, shoutout po. Shoutout din po sa wife po ni Boss Jan Agustin. Kay Ma'am Candy Montebon, shoutout po. Kay Ma'am Jane Domingo, shoutout po. Kay Ma'am Jane Talamor, shoutout po. Kay Boss Dexter Ilagan, dyan po sa South Korea, shoutout po. Kay Boss Ryan Perea and Perea Family and Manila Family, dyan po sa Tansa Cavite, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Princess and Cloverita, shoutout po. Kay Boss Randy Batiansila, dyan po sa Malaysia, shoutout po. Hardin Family, shoutout po. Shoutout din po sa channel po ni Boss Michael T. Moray TV. May time po kayo, bisita na pa channel niya. Kay Ma'am Christine Halao, shoutout po. Kay Boss Jaime Meneha Jr., shoutout po. Kay Boss Richelle Tataxi, dyan po sa Cebu, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jovan Pase, sa wife po niya si Ma'am Maricel, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Esplana Family, dyan po sa Muntinlupa. Shoutout din po kay Boss Alvin Fernando. Ang shoutout po ito ay mula pa kay Ma'am Cez Fernando. Kay Boss Lenzo Lvidilla, shoutout po. Boss Joe Ancano, shoutout po. Kay Boss Jomar, dyan po sa Mindanao, Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa mga napakagandang kwento. Boss Jordan Gabiaso, dyan po sa Salala Oman, shoutout. Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Boss Gabriel Lobiano, shoutout po sa Boss. Ma'am Ellen Clore, shoutout. Team Hawkers Hunter, shoutout sa Boss. May time po kayo bisita na po siya. Team Hawkers Hunter. Ma'am Amy Mendoza, shoutout po. Dyan po sa Calaca, Batangas. Boss Loring Turla, pati, shoutout sa Boss. Jadron Bakasmon, shoutout po. Boss Luis Fresco, shoutout sa Boss. Boss Poichi 0629, may time po kayo bisita na po siya. Poichi 0629. Shoutout din po sa Achillar Family, kay Ma'am Beng, and Boss Ronnie, shoutout po. Kay Boss William, shoutout po. Ma'am Krisha Dings, dyan po sa Singapore, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Maricon Trinidad, shoutout. Boss Rodil Katabay, dyan po sa Maple Ridge, Canada, shoutout. Boss Rocky Rodriguez, shoutout po. Shintoy TV, may time po kay bisita naman siya na Shintoy TV po. Ma'am Felicidad Layo, shoutout po. Ma'am Malusina dyan, shoutout po. Boss J.R. Samante, shoutout. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo, sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Leah Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo bisita na masyadong po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, Boss, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mads, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castudio, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita na po sa channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po.
Boss, Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May time po kayo, bisita naman sa channel, Yumi Cotton TV. Boss, Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss, Jopay Bertuso, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Pambles na Baja, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sign 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sign 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M's Luck, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita naman sa channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita naman sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita naman sa channel. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa'yo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa'yo dyan. Sa mga taga Southern Leyte, ingat po kayo dyan, sana magkakuryente na po. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita naman sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa'yo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensis 666, shoutout po. Boss John Rain Alzacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.